na-ere po nung January 19 at ang pinaka-recent lang po, marami pong netizens din ang nagtatanong po tungkol dito. YouTube title po, Lugar Kung Saan Nawala Si Seaman Inimbestigahan. Ito po, almost every day and halos sa lahat ng mga videos namin, meron talagang nababasa kaming mga comment na gustong kumuha ng update tungkol sa kasong ito, yung seaman na nawawala. Now, ang reporter na tumututok po dito ay si Yeda Pascual. At nakaredy na rin po yung complainant, yung kapatid ng nawawalang seaman. First, kausapin natin si Yeda. Yeda, anong pinakalatest? Gusto malaman ng mga netizen, anong nangyari na sa kasong ito? Opo. Idol, ang huli po nating nakuhang information mula po sa NBI Webro ay may dati po nga pinatawag po itong pamilya po ni Sheila, ito pong asawa ng ating seaman. Pamilya ng misis nitong seaman na nawawala. Pinatawag sa NBI kasi pinatransfer natin from PNP to NBI. Okay. Yes po, opo. At pinatawag po actually Idol yung kanyang mga kapatid at para maimbitihan sa NBI at makausap po nila, maimbitigahan. Pero ang huli pong information ng NBI ay wala pong pumunta sa pamilya ni Sheila. Okay. So, anong suma total? Anong ending? Sa ngayon po, Idol, continuous pa rin po. Pero dahil nga po doon sa hindi pagpunta, medyo nahihirapan tayo dahil wala po tayong makuha sa kanilang statement. Pero ang sabi po kasi ng NBI, malamang may mga saniling abogado itong mga to at pinayuhan na huwag pumunta. Okay. Ito, may sulat ng NBI. Sinabi ng NBI, mahaba muna, maubos yung oras natin, pagkahababa. Therefore, it is respectfully recommended that this case be temporarily closed until new evidence will be available in the future. So they consider this case as closed. Wow. So ibig sabihin, dead end na. Blanco na. Wala nang patutunguhan pa itong kaso. Maliban na lang kung merong biglang susulpot na bagong ebidensya, then itong closed case, i-open nila. Ganun pagkakaintindi ko. Tama, Yeda? Yes po, Idol. Okay, on the other hand, pwede sigurong mag-imbestiga pa ang NBI tungkol dun sa allegation ni Sir Nelmar sa pera. But then again, sabi ni Yeda, ayaw mag-cooperate. Yun yung problema. Kaya kukusulta din tayo sa abogado. Pwede bang sampahan ng obstruction of justice yung mga kamag-anak because they don't want to cooperate with the law enforcement or with the authorities na doing the investigation? For the meantime, kausapin natin si Mr. Nelmar Bulahan. Sir Nelmar. Yes, sir. Gandang hapon po. Magandang hapon. Medyo malungkot po na balita itong natanggap namin na kopya statement from the NBI na sinasabing case closed muna hanggat wala silang natatanggap na panibagong mga ebidensya or ebidensya na para yung kaso ay may pagpapatuloy nilang imbestigahan. Yes, sir. Yes, sir. Napakalungkot po talaga para sa amin. Dahil parang sabi ko... Ano ito? Parang ano bang batas sa atin? Parang ang hirap po. Uncooperative kasi sir, itong si Mrs. at saka mga kamag-anak ni Mrs. Parang meron po sila sir. Itinatago. Parang ganun pong lumilitaw. Ito na nga sir, yun na nga po. Ang hindi ko maintindihan po, dahil kailangan, ang hinahanap pa din is yung lead or ang witness. Pero sir, sa pinapakita po nila na hindi nakikipag-cooperate, hindi pa rin po ba pwede o interrogate sila o isa sino sa kanila ang kailangan kunin or imbitahin para imbestigan kung wala naman silang kasalanan po. Napakahirap po sa amin na maghanap kami ng ako po, katulad ko. Saan na po maghanap ng lead or witness? Dahil sila mismong nakaalam po, sir eh. Saan nangyari sa kay Utol eh? Anong gagawin ko po? Yung NBI nga po mismo, nahihirapan. Pero base po doon, sir, sa kanilang mga statement, sir, sa bayaw at saka sa hipag ko, paiba-iba, sir eh. Hindi makatukma-tukma, hindi tumutukma yung mga statement. Sir, hindi tumutukma, sir. Hindi pa rin ba pwede, sir, na dadaanan yung utol ko, uuwi. Ang sabi naman ng hipag ko, nagdala damit, doon matutulog. Oh, tika muna, doon pala matutulog, bakit hanapin nyo? Pero sir, siguro sa tingin ng NBI, hindi po sapat yun na hindi makakatukma-tukma ang statement para maisampa ng kaso. Ang kinakatakutan ng NBI, kapag sinampan nilang kaso at wala matibay na ebidensya, baka madidismiss lang. Yes, sir. Ito pa, sir. Nung huli naming pag-iimbestiga po, sir, kasama ang NBI po doon. Ayon po, sir, sa kapitbahay, usually alas 8 natutulog na si Utol. Pero that time nung, sir, na nangyari kay Utol, alas 10, nagkakagulo raw sa bahay ng Nina Sheila, Nina Utol. Mm. At si Sheila umiiyak. Mm. Yan, sir. Di ba sabi nyo nga, sir,
kunting mga ano kapag pinagtagpi-tagpi, 'di ba po? Mm. Ebidensya ng mga ano po. Opo. Yun doon po 'yun ang aking inaano po eh kasi ganito, umiiyak si Sheila, may namay kausap. Ngayon tinanong po siya ng kapitbahay kung anong iniiyak. Bigla po siyang tumigil ng umiyak at hindi nagsalita. Ngayon sir, ito ah, kaya nadadagdagan siya ng aking nalalaman nitong huli. Ang pamangking ko po, nakausap ko din. Okay. Ang sabi po ng pamangking ko, umiiyak na daw si mama niya. Sabi ko, anong iniiyak? Sabi niya, kausap niya si Auntie Pingping. Sino yung po si Auntie Pingping? Si Pingping po, yan po yung asawa ni Panoy, ni Renato. Ah, yung bayang, okay. Okay, ito. Ngayon, yung panganay po, itong si Ashley at ang pinsan niya, magmumotor, pupunta po doon sa farm. Kasi nga hindi nga pwede tatawid siya sa suba, sa ilog, kasi nga malakas ang agos. Okay, sa pederod po sila dadaan. Pagdating nila doon, sir, sinalubong ng Pingping. Saan okay. kayo pupunta? Doon sa farm, manapin si tatay. Pinabalik sila ng Pingping. Okay. Yes, sir. Okay, sir, sorry, sir. Cut muna kita. Ano po sa palagay ninyong motibo, bakit po ginawa yung hindi dapat ginawa? Kung sino man yon? Sir, ang akin dito, sir, kompetensya o inggit, sir. Kasi nga, yun nga, ang sabi ko nga sa inyo, sir, na si Utol, titigil na po sa pagbabarko at nagninegosyo na lang. Okay. So ano kinalaman okay. po doon ng mga kamag-anak ni Mrs. kung siya po ay magninegosyo na lang? Ayun nga po sir eh. Dahil po sila po ang nakaalam talaga kung anong nangyari kay Utol. May maari sir may ibang taong gumawa nito, alam po nila. Opa, sir ganito nila. Kasi para matumbok ng NBI yes, sa kanilang paggagawa ng investigasyon, yung pagresolba sa isang kaso tulad nito, this could be murder, kailangan malaman muna kung anong motibo. Kasi kung nalaman ang motibo, halimbawa pera, then pwede silang mag-zoom in doon sa aspetong pera. Titingnan yung bank account, titingnan yung insurance, everything about money, doon i-concentrate ng NBI ang kanilang investigasyon if it's about money. Now, if it's about third party, then doon sila mag-concentrate sa aspetong possibly may third party involved. Yes, sir. Things like that. So kaya nga po, tinatanong ko kayo na kapatid na mukhang meron talagang alam, ano sa palagay nyo ang motibo, bakit nangyari ito? Ang duda ko nga po sir, dahil nga mabibili ng truck ang brother ko po at madadami ang aming pamilya dyan sa Dumalag. At siyempre, dahil ang utol ko nga dahil masipag, maaaring maaasinsyo po siya. So dahil sa may mga kompetensya o inggit, talagang pinutol ang kanyang... No, hindi na so parang literal na cutthroat competition. Yes, sir. Pinatay yung kompetensya. Yes, sir. Ginilitan ang kompetensya para mamatay at wala nang kompetensya. Sir, ito pa, sir. May kapatid na si IDJ yan, sir, si Sheila. Niminsan, sir, hindi malang tumulong sa amin, sir. Hindi malang tumulong na dapat bayaw niya si Utol, kapatid niya ang asawa. Bakit hindi malang tumulong, pero sir, okay. Maganda yung sinasabi niyo lahat, sir. Okay? Yes, sir. However, hindi po sapat yan. Mm-hmm. Na gamiting ebidensya para makapagsampa ng kaso sa korte against those people, kung sino man yung pinagsuspetsa ninyo, okay. And para mag-prosper yung kaso, it's not. Kailangan po talaga hard yes, evidence. Oh, okay, in this case, kung wala po kayong hard evidence, madidismiss lang po yung kaso. Kaya nga po, ang sabi ko sa inyo kanina ko paulit po for the second time or third time, anong sa palagay niyo motibo para yun po yung tutumbukin ng NBI. Kapag tinawagan po namin NBI, we can tell the NBI, hey, why don't you investigate itong anggulong ito tungkol sa pera? Dahil, example lang ha, dahil naghiram ng pera, 1 million at hindi sinole, hindi na makabayad sa utang, or meron itong 1 million worth of insurance at kaya winala para makuha yung insurance at sino bang nakalagay doon na beneficiary. Yung mga ganun ho ba? Ay, ang na para may pagbabasihan yung NBI, meron silang tutumbukin. Kasi kung wala, sir, hindi nila alam kung yes, sir. Kung paano nila tatargetin. Yun lang po naman, sir, kasi yung nilalaman ko dahil may hiram yung bayaw. Tapos yung lupa po yan, hindi naman 60,000 po pagkabili niyan. Sa mama ko mismo, kinukwento ng brother ko, 265, something, mga ganyan. Ang pagkabili, at nakatira kasi doon ng mama ko. Sir. So sa ngayon, sir, wala kayong alam talaga ng motibo except na kompetensya. Wala sir, walang motibo. Wala akong alam okay. na kung ano pa sir. Yes, sige, sir. Sandali po sir ha. Attorney Garrett Tung lang, AXIS. Yes, magandang hapon. Yes, magandang hapon. Okay, sabi ng NBI, case closed until merong bagong ebidensya may present para may pagpatuloy ng pag-iimbestiga.
Ngayon, sabi ni Sir, ang duda niya, itong complaint natin, si Mr. Bulahan, yung kapatid, ang duda niya, kompetensya at inggit, kaya pinaligpit yung kanyang kapatid. A, tama ba yung ginawa ng MBI na i-close na muna yung kaso? And then B, pwede bang gamitin yung ahak-ahaka ni Sir o nasa isip ni Sir na dahil sa inggit, at would that be enough na para i-file na yung kaso sa korte? Okay, dun tayo sa first traffic, dun sa temporary closure ng case by the NBI. I have not read the full report, pero usually po kasi ginagawa po ng agent natin to. Kapag lahat ng kanilang leads, pati kanilang mga lead generation, eh hindi na nag-produce ng evidence, pati po kapag ang kanilang pinasubpina ay hindi pumunta or and is hindi nag-cooperate or nagbigay ng false statement. Dito naman sa Rafi, ang nakikita ko is hindi nag-cooperate yung mga tao dapat is i-interview kung saan pwede sana nakakuha tayo ng more leads, no, na pwede nilang sundan to continue the case. Ang suggestion ko dito is maybe they look into prosecuting them for obstruction of justice dahil baka may nananakot dito na mag-testify. Kasi kailangan po natin sa obstruction of justice is that may taong nagpe-prevent sa mga witnesses from testifying in any criminal proceeding using threats, intimidation, or bribery. Parang ganun sila. Okay, teka muna. Alright. Yes. Medyo maganda yan. Yun nga nasa isip ko na baka pwede kasuhan obstruction of justice. But again, wala pang ebidensya na yes, magpapatunay talaga na sila ay pwedeng may-consider na suspect. So kung ayaw nila mag-cooperate, well, we're not suspect here. So bakit nyo kami pilitin na mag-cooperate? I just don't want to cooperate, period. Is that enough? Para sabihin, teka muna, you should cooperate dahil kamag-anak ka, dahil kung hindi pwede kang kasuhan obstruction of justice, can the NBI pursue that kind of angulo? But usually po kasi, Sir Rafi, yung ating mga agencies that have subpoena power, meron rin silang ways to enforce it either by the means of arrest or by means of penalty. Hindi ko po alam, to be honest, yung total extent ng subpoena power ng NBI. Pero pwede naman po yun. Kasi of course, hindi naman po sila nag-i-issue ng subpoena without at least reasonable belief na makakatulong ko sa case. Yan, ibig sabihin, Atty. Gart, katulad nito. Yes, sir. Sasabihin ng NBI, we are inviting you because we believe that you can shed light dito sa ginagawa naming investigation. Dahil usually sa, kahit na sa states, ano, kapag merong isang kamag-anak na pinatay o nawawala, ang una agad angle ng tinitingnan na baka may kinalaman ang next of kin. Tama po. Diba? So, yan yung gagamiting reason ng NBI, kaya namin kayo inimbitahan para magbigay ng mga impormasyon na makatulong sa gagawin naming further investigation. Yes, sir. Pero may karapatan tumanggi, on the other hand, itong kamag-anak. However, pag tumanggi, pwede bang magsampa ang NBI ng kasong obstruction of justice just because tumanggi, mag-cooperate? No, Rafi, no. Dun sa basta hindi lang ako, kumbaga, mere refusal, no, Sir Rafi. Kailangan merong medyo malicious na background itong refusal mo. For example, humindi ako dahil tumanggap ako ng bribe, yun is prosecutable. However, yung mere, no, sorry, I will not attend your investigation, hindi pa po pwede yun. Ayun. But compelled to attend, but you cannot be arrested, you cannot be ano po, Sir Rafi. Okay. Alright. So, hindi natin ma-compel talaga o mapuwersa itong mga kamag-anak ni Mrs. maging si Mrs. na mag-cooperate sa investigation na ginagawa ng NBI para sa pagkawala ni Mr. However, in the court of public opinion, well, pretty much makaka-formulate na tayo ng mga what you call this suspicion, nakahaka kung sino ba talaga ang may nalalaman sa pagkawala ni Mr. Di ba? Kasi usually, pag nawawala yung kamag-anak mo, especially kung Mr. mo, aba, itong si Mrs. maglalupasa ito at magwawala at mag-iiyak, magdadalamhati at very, very, very willing na mag-cooperate sa NBI. Pero ito, ayaw nila mag-cooperate. Yes, sir. Ang maganda po dito is masisegue po natin to dun sa second question yun, no? About dun sa motive. Ang motive po kasi, Sir Rafi, hindi po natin tinitreat yan as evidence. However, it drives evidence towards a point. Correct. Kumbaga, kukulayan niya po yung evidence. Kunyari, ang kutsilyo without any motive is a kitchen tool. But a knife with motive is a murder instrument. Parang ganun po. Pero kung yung motive lang on its own, wala po siyang tinutulak na ebidensya,
hindi po siya sufficient to build probable cause or to start a prosecution. So kahit maganda yung motive na naturo po ng ating complainant, without any physical evidence na sasakyan nito, mahirap po siya to be the start of prosecution. I see. Gotcha. Okay, so talagang we're facing a blank wall, ika nga, dito sa kaso nito. Kasi maging NBI, gumip-up na muna hanggat meron panibagong ebidensya maipresent. Then hindi mo na sila kikilos, consider the case as closed. Tama. So okay lang itong ginawa ng NBI kung tutuusin? Kung tutuusin, yes Sir Rafi. Pero dapat, tingin ko pa rin is we still exert effort to find possible evidence para buksan to. Ito ngayon ang challenge ko sa lahat. Sir, makinig kayo, Sir Nelmar Bulahan. Okay, ito po yung panawagan ko. Ako po yung mag-offer ng 500,000 pesos reward. Kung sino man po makakapagbigay na matibay na ebidensya na makapagtuturo kung sino po talaga ang may kinalaman sa krimen na ito o may kagagawan hanggang sa ma-prosecute po, ma-prosecute yung mga suspect na ititip niyo po sa otoridad. Andito kami or sa NBI, 500,000 pesos cash ibibigay ko po. Yan po yung reward ko. Yan po muna po na matutulong ko po, Sir Nelmar. Ayan po, nag-offer na po ako ng 500,000 reward. Salamat, Sir. Salamat, Sir. Okay. Kasi mag 8 months na rin, Sir. Bilang tulong ko na lang po ito sa iyo at sa iyong pamilya. Okay? At yes, ito nga po yung mga netizen. Marami po sa mga netizens natin ang concerned at nagmamalasakit din. Okay? So again, one more time. Ako po, nag-offer ng 500,000 pesos reward kung sino man po sa inyo dyan na makakapagbibigay ng impormasyon sa mga katulong para ma-open yung kaso ulit ng NBI, makapagbigay kayo ng matibay na ebidensya hanggang sa ma-prosecute po yung suspect o mga suspect, 500,000 pesos. Now, this is a challenge. That's 500,000 is for one suspect. Now, kung dalawa po yung suspect ang ma-prosecute, I'll give you 1 million pesos. Totoo po yan. Testigo po yung bayan. As much as 1 million pesos. Hanggang, condition, hanggang sa ma-prosecute po yung suspect o mga suspect, up to 1 million pesos. Kung isa lang yung suspect na ma-prosecute, 500,000. Okay? Yan lang po muna, Sir Nelmar. So far, sabi ni Attorney Gary Tungol, tama lang ginawa ng NBI, close muna dahil wala nang sapat na ebidensya at ay mag-cooperate, hindi natin pwede pilitin. Baka masayang lang pag pinilit natin na isang pa yung kaso, madidismiss lang. Okay? Sir, may tanong lang po ako, Sir. Sige, katulad po niya, Sir, ng mga pamangking ko, Sir, na alam ko may alam na rin yung bata. Hindi po ba pwedeng ano ng sa DSW ba ba tawag doon para mai-ano rin ang mga bata? Ito ni Garrett, pag mga minor de edad na bata, pwede ba raw magtistigo? Pwede, Sir Rafi. Hindi po sila excluded from our competent witnesses. Kung meron po silang nakita in connection with the alleged murder, pwede po, Sir Rafi. Okay, ito ngayon. Kaya ako'y nananawagan sa mga kamag-anak, easy money, 500,000. All you need to do is magtuturo lang kayo. Pag napatunayan sa korte, 500,000. Pag dalawa, 1 million, easy money. So lumantad na kayo, puprotektahan po namin kayo. All you need to do is mag-message po kayo sa amin, ipi-PM nyo po kami, and then yan po ay ibibigay namin sa NBI, and we promise you, sa oras na umpisa na po investigasyon at lumutang na po kayo, i-request po namin sa NBI na ilalagay po kayo sa tinatawag na Witness Protection Program para maproteksyonan po kayo hanggang sa hindi pa nakukulong yung mga suspect. Habang gumugulong yung mga kaso, kayo po ay isa sa ilalim sa Witness Protection Program. Sige, salamat, Tony Garrett. No problem. Yes. Sir Nelmar? Yes, sir. Ayan po, nag-offer na ako ng reward. Hopefully, yes, baka may lumutang. Baka meron dyan sa mga kamag-anakan ng kung sinong Ponzi Pilato, masisilaw sa pera. No. Come on. Hirap ng buhay ngayon? Pandemic? Yes, gusto niyo 500,000? Sa side po ni Sheila, sir. Nandun, sa Dumalag. Kapis, yan. Ay, doon nangyari. Kaya nga po, gusto niyo ng 500,000 kung sino man kayo dyan. Aba, magturo na kayo. Gusto niyo 1 million? Basta mapatunayan sa korte. Yes po. 500 to 1 million pesos. Okay. Sige, sir. Hopefully, meron pong lumutang. Agad-agad sabihin namin sa inyo. Siyempre, ito po yung sasabihin ko sa mga magsusumbong. Kung minor po yan, kailangan kasama po ng guardian. At agad-agad po, ibibiyahin namin kayo papunta Manila. And then you will be under the protection of the NBI habang nilitis yung kaso. Okay? We will make sure. Actually, ganito na lang. Yung bang yung resolusyon, wag na hanggang sa ma-convict. Yung bang ma-aresto yung mga suspect at na-file yung kaso sa piskalya at yung kaso ipinal sa piskalya, magkakaroon ng resolusyon at may akyat sa judge. Yun lang yun. Kasi yung piskalya,
hindi yan sila mag-issue ng resolusyon na pabor doon sa nag-file. Hindi sila mag-issue ng resolusyon na iakyat yung kaso sa judge kung wala silang nakitang probable cause. So, yun na lang po. So, 500,000 up to 1 million pesos kapag nakapagturo kayo ng suspect o suspects that will lead to a filing of a case by the NBI hanggang sa magkaroon ng resolusyon sa piskalya, nagkaroon ng probable cause at lalabas yung warrant of arrest, okay na po yun. Okay? Ayan na po. Sa mga kamag-anakan ng kung sino-sino dyan, mga kamag-anakan ni Chila Bulahan, Ariel Puliga, Renato Puliga, gusto nyo kumita ng 500,000, 1 million, ilaglag nyo na mga kamag-anak ninyo. Okay? Sige sir, yan muna. Magandang hapon. Yes sir. Yes sir. Salamat po sir. Salamat po. Magandang hapon po. Sige po. Okay.